ito yung tatay nila yung ninakaw. Yung ninakaw na pinawalan. So, pakita natin. Ito yung pinawalan ng tatay nila, Chow Jansen to. Kung di ako nagkakamali, inbreed to ng ano, countless. Parang sa inyo sabi mo sa akin. Eh. Yun? Oo. So yung countless na yon, kamukha-kamukha kasi niya eh. Ganyan ang itsura nun eh. Yung countless na yon, ang daming pinanalo, hindi ko na mabilang, kaya countless yung pinangalan ko Jansen. So nung naglilipad ako sa NHPC, sa Bagonsilang, tsaka sa ano ng panalo, sa NHPC Bagonsilang, parang 10 buwan kalahati ata ako nag-first dun. So yung ibon na yon, talagang 3 beses lumilipad sa isang linggo. Puro puling-puling. So, ang laki talaga ng kinahabi ko doon. Sabihin mo na 5,000 or 5,000 hanggang 7,000 isang karera mo, di malaki-laki na rin yun kung isang linggo. So, magkano po reward ng makakahanap? Yung isa, tsaka yung sa browning din kong Kaya lang, dun sa black check. Ah, sa black check to? Ay, hindi. Sa ano to? Sa brown. Yung brown mo. Hindi. Sa brown. Yung black check na babae, tas yung brown. Ganda lang yung tura. Ito yung ginawa ko sa'yo dun sa auction. Yung red check. Kahit ka lang ito na yan. Ito yung ginawa ko sa'yo. Ito na ba yun? Hmm. Yung bata. Ayan, anak niya yun. Anak niya yun. Tapos mga anak niya ngayon. Ito, ano to eh? Rhizoclorison sa Jansen. Oo, yun sabi mo. Nilipad ko yung may mga kapatid to nilipad ko. Yun talaga sobrang tutulin din talaga. Ayan, anak niya yun. Tsaka yung isang nandun sa baba, yung umuwi, butas yung butsik. Ah, yung nasa baba yung checkard. Oo, anak niya niya. Tsaka yung... May anak siya ngayon sa akin. Kinross ko naman sa ibang ano. Sa ibang bloodline. Ayun. Ang kaon niya. Ay, mga naka... Walang mga tinit. Pinutulang ko ng pakpak. Nagpuputol, binagbubunod ka lahat ng bulot eh, no? Pinagugapit ko lang. Bakit? Tinesting ko lang ngayon. Tapos bubunutin mo? Hindi na. Kaya ako na lang silang magdugan. Kasi aabutin naman ng ano yan. Bata pa naman. Aabot, tinin ako, aabutin naman sila bago mag-training. South ba yan sila? South. South yan. Tapos, yung mga buntot na yan, pababayaan mo na sila na, ano, mo na, lang. Na tumubo kagaya nun, bro. So, may nakita lang kasi mo sa vlog. Yan yung ginawa niya. Pero mga rumuronda naman yan. Ayun yung itim, anak ng itim. Dulo ang kinakat mo, iba na, bro? Oo, yung dulo. Yung mga ano, tinignan mo kasi, nakabuti naman din ang dugan bago mo gano'n. Ito yung itim na binigay mo sa akin. Mas tigot pa. Yan yung kapatid ni... Ano? Lotus ba yan? Oo, ito. Kak. Bogey. Yan yung kapatid na. Ito yung kapatid na ito, Veron Champion. Dalawang club. So, isang beses pa lang ako nakapaglipad din ng mga ano nila eh. Kasi mabadamot din eh. Magbigay. May mga ano yun sa akin, yung isa, lumilipad na siya, nawala pa yung last mate nung nangyotin mo yun. Tapos yung isa, nung ulit, tinuturoan ko na nagkinahay ng aso ko. Pagdating ko, patay na. Pinaharas ko pa naman yun sa Jansen na rin. So, yan. Yan, mga Jansen na rin ang pinaharas ko dyan. Pula ko ang magmawali. So guys, itong ano natin na to, itong dahil nga yung FB page ko na hack sa nakaraan, may bago kong, na-hack eh. May bagong FB page, Michael Rasquero TV.
Ay, may Karaskero Lok. Yung may Karaskero TV, puro Indian. Oh, pag nakita mo yung mga post ngayon doon, puro mga Indian-Indian. Yung mga narecover. Wala na, hindi na. Yung mga India, eh, magagaling talaga sa, ano, sa pagdating sa mga ganyan. So, may bago akong Facebook page, Michael Raskero Lok. Mamimigay tayo ng ano neto, ng line neto. So, baka makasali dyan, ha? Oo, yan, lahat. Pasok lang kayo doon sa may, ano, sa page ko, bagong page ko, Michael Raskero Lok. So, doon natin, doon tayo magpaparapon ng mga ibon na, na mga kalahin neto, mga to. So, yan. Like, follow, and share. So, for like, follow, and share na lang yung bagong FB page ko, Michael Raskero Lok. Meron din akong TikTok, Michael Raskero TV. Puro kalokohan naman nandun. So, kung gusto nyo bisitahin nyo, tignan nyo, puro mga kalokohan yung mga nandun. Tsaka mga kalapati din na nandun. Tsaka yung mga kakulitan ko lang nandun. So, yan. So, magpaparapol tayo ng mga lahi ng mga Jansen. Palayo yan. Swerte mga nanalo. Tsaka yung... Tsaka yung mga ano, yung mga... ibang bloodline natin na nandun. So, yun. So, itong mga to, proven talaga na matukulit itong mga to. Kasi, mula nung nag-umpisa ako, bro, no, sa SJ. Yan na yung mga lahi. Oo, ito na yung mga, ano ko, yung mga lahi ng mga talagang pinampupuling ko dun, eh. So, yan. Kaya ako, masaya ako kay Sir Ricky Elpa. So, kada nananalo, lagi akong tinatag nito. Siyempre naman, para, ano, may credit din sa may-ari, eh. So, ganyan lang naman na lagi bro, yung mga breeder, di ba? Oo. Pagka tinatag ako, sasaya ng pakiramdam ko, yabang ko. Alam mo yung mga tao na walang ano sa katawan, walang inggit sa katawan, yung masaya lang. Gaya sa Ricky Elpa na proud na ito kay Sir Michael Raskero to. So ako, proud din ako kasi dati, kahit ito, nakakalaro ko sa SJ, kami dalawa pag derby. Proud ako si Sir Ricky Elpa. Lagi ko nakakalaro yan, bro. Dati magkalaro kami nito, ngayon yung ibon niya nilalaro. Dati yung ibon namin na naglalaban, eh. Oo, kasi pagdating sa SJ, di ba? Kasi, ano eh, ang sarap ng pakiramdam pagka yung mga veterans na ganito nakakalaro mo talaga sa club. Tapos alam mo yung mga magagaling na nagkakalapate, na nag-iibon, magagaling mag-sistema ng ibon, tapos nakakasabay yung mga ibon mo doon sa mga ibon nila. So, masaya yung pakiramdam. So, may competition doon sa mga ibon, pero doon sa mga pansier to, lagi ko sinasabi yung mga pansier. So, ako kahit kailan, si Sir Ricky Elpa, proud ako lagi. Kahit sa bago silang, sa ano, pinasabi ko, Sir Ricky Elpa, magagaling yung mga ibon yan. Magaling doon naman, galing sa'yo, eh. Kaya mas magaling. So, ngayon, dalawa. Misa kasi, nakakaano lang, bro, eh. Yung meron ako mga napa-champion dito sa Bulacan. Nan ako, maski itag ako, hindi ako tinag. So, meron akong mga, oy, kayong dalawa, nag-cover on champion kayo dito sa Bulacan, wala kayong kahit ano. Ayun. Ako naman, basta yung napanalo ko yung mag... pinagkuhanan ko ng ibon na sinasabi ko naman sa kanila. O kasi... kahit yun sa mga una ko, meron din ako mga piniling ibon na pa-champion ko. Kasi natag ko rin yung pinagbilang ko. So, alam niyo na kung bakit nagpapanalo. Kasi nga... Humble. yung eto naman kasi libangan talaga natin, eh. Libangan. So, pag humble ka, tanggap mo yung lahat. Masaya ka, hindi ka nagtatanim ng ano sa puso mo. So, yun. So, yung mga... pansier na nakakakuha ng mga ibon na magaganda na ano, i-ano nyo, appreciate nyo yung pinanggalingan ng mga ibon ninyo para ganahan naman yung mga ano, matuwa. So, masaya na yun. Yung ma-appreciate mo lang yung sa nanggaling yan. Oo nga. Kasi sa isang banda, dapat din talaga magpasalamat yun sa kinuunan mo kasi ibig sabihin, totoong ibon yung binigay sa'yo, di ba? Ako naman kasi, lagi kong sinasabi, lagi kong inaano, eh. Yung mga ayaw kong ibon, bro, kunyari, hindi ko kursanada na ibon, ay, lilipad ko yan. Yung mga gustong-gusto ko na ibon, yun yung mga sinishare ko doon sa mga kaibigan ko, yung mga sinishare ko doon sa mga kumukuha sa akin, yung mga talagang gusto ko. Kasi, ako mismo sa sarili ko, ano ba, eh, wala kang ano, hindi ka yung parang... nakukonsensya siya. Dahil... ako nga, eh, di ba marami kong binili din na ibon niya. Iba, pag... ito mamahal, ito mamili. Iba, dami. What's up, mga ibon? Please like, share, subscribe, and don't forget to hit the notification bell down below para ma-notify kayo sa mga bagong videos namin.